PPI. Ayun, PPR. PPR pala. Makapal siya, makapal? Mm. Papalagyan natin ng tangke ng tubig dyan. Ang purpose nun is para makaligo ako araw-araw bago matulog. And then, lalagyan nyo ng hose para dito, pwedeng makaligo. Pag naubos, edi pag may nakita tayong tubigan or saan tayo pwede makakuha ng tubig, magre-refill tayo. Tapos yung kukuha natin yung 6 inches, bro. Na round. Uh-huh. Ay, laki na ng... Pang-building talaga. Oo, malaki na ano natin. Magaan pa. Mas malaki pa yung ma-load natin na tubig. Bukas yan, bro. Hilahin mo lang. Sigurado ako, meron kong itatanong sa akin kung bakit antagal kong nag-upload. Ang hirap ng ganito. Alam niyo bakit? Ngayon lang ulit ako bumalik sa Katinuan. Mamaya ikikwento ko sa inyo, pero all goods, okay na ako. Back to vlogging tayo. Pagas lang ako. Kasi meron tayong gagawin ngayon para kay Juan. Anong nangyari sa akin sa loob ng 5 araw? Napaka-busy ng inyong boy first time sa loob ng 5 araw. As in, hindi ko alam kung ngayon yung pang 6th day ah, kung 5th day. Pero kung meron mang taong hindi tumatayo, hindi nakakalabas ng apartment, eh ako yun. At dahil nga na-stress ang inyong boy P ng medyo matagal, napupuyat, nagugutom habang ginagawa ko yung aking mga requirements sa mga bagay na kailangan kong ipasa, ay bumisita ang ating bisita. Ayun! Pero okay na ako. Nakabawi na. Na-regain ko na ulit. Nabawi ko yung motivasyon ko na naman. Saan eh, hindi na bago sa akin yung ganito. Yung palaging bumabagsak ang aking motivasyon pagdating sa pagbablog. Kahit na mag-ready ako sa gabi ng aking mga gamit, sobrang excited. At pagising ko sa umaga, wala akong, alam mo yung sa Tagalog ng urge? Wala akong urge para mag-vlog. Bagsak yung mood ko. Ay ganun talaga kapag may mga saltik sa utak. Pero all this na ako, huwag kayong mag-alala. Talagang nasanay na ako, kaya ko nang i-handle yung mga ganyang bagay. Hindi na siya bago sa akin. At least ngayon na-handle ko na. All goods na ako. Ito na ako, nakikita nyo nga ako. Nagda-drive na nga ako ng ating camper van. So, welcome back to another episode. Yeah, I'm strapped in. Uuwi lang muna ako ng bahay. Idadaan ko lang yung cellphone ng nanay ko. Kasi hinahanap ng nanay ko, binitbit ko. Nahanap. Sorry. Thank you. Good morning. Good morning po. First time ko pumunta dito sa Cold Brew. Itong Cold Brew is nasa labas lang to ng bahay namin. Yung bahay namin na pinanggalingan natin kanina, nandyan lang. Ilang beses na ako dumadaan dito. Pag-usapang kape, matanglawin tayo dyan. Sabi ko, dadaanan ko to. Ano pong kape ang meron po kayo dito? Ano po, Spanish Latte Pocho Mocha. Yan po yung bestseller namin. Nakakatuwa lang na mayroong isang ganitong klaseng coffee shop sa labas ng bahay na posible natin maging tambayan. O pwede tayong magkita sa Cold Brew, doon tayo. Cozy yung lugar nila. Malamig, naka-aircon. Tsaka sa gabi mukhang magandang tambayan kasi may mga ilaw-ilaw dito na kung saan ako ay fanatic talaga sa mga warm light. Magiging tambayan natin to kasama yung mga kaibigan natin. Ate, pwede bang ikaw ang pumili ng kape para sa akin? Meron po naman kaming jamoka, mayroon po chocolatey siya. Meron po yung muffin, then oatmeal cookies, tapos meron din po yung pasta and sandwiches. Ngayon hindi siya mainit. Dahil mainit ang panahon, eh, yung malamig na kape ang ordering ko. Meron tayong loyalty card na kung saan eh, mapupuno agad ito. Pwede ba ako magdala ng laptop dito? Pwede po. May wifi kayo? Ayun lang po pala. Pero pag may internet na kayo dito, pwede ako tumambay dito ng mga 5 hours tapos isang kape lang yung ordering ko. Narinig mo yung ganung ano ngayon ng Starbucks? Reaction mo sa ganun? Okay lang naman po, pero sana po, mas madami yung order. Mas madami yung order. Pero naman po sulit. Pero alam niyo ba yun, nagkaroon ng issue yung isang foreigner na pumunta dito sa Pilipinas na magkakape sana siya. Yeah, I would hate to have a business where just people come and just use it as their personal office. Use your wifi, your electricity, buy like one coffee.
So I don't understand why they let people do that. Sitting in a coffee shop, just sit in your house, just sit in your condo, just sit in your hotel room. Nagkape, pero dala-dala yung mga laptop, ginawang opisina, ginawang study place yung Starbucks coffee sa Baguio. Nagkaroon siya ng maraming reaction ng mga Pilipino. Siyempre, ay mga Pilipino, masyado tayong madamdamin sa mga ganyang bagay-bagay. Wala namang masama tumambay sa mga coffee shop. Pero siyempre, maging mindful ba tayo? Huwag lang ba isipin natin yung sarili natin? Kasi maraming pumapasok na gusto rin magkape. Hindi masamang magdala ng laptop sa coffee shop. Hindi masamang makikonnect tayo sa mga wifi. Umorder tayo ng kape. Pag matagal, edi umorder ka lang. Isipin lang din natin yung iba. Huwag lang yung sarili natin. Saan located ang cold brew? Dito po sa MacArthur Highway, Dakila, Robson Commercial Building po. Tapat po kami ng ginagawang SNR. Malapit po sa Paradise. Shoutout muna kay Mayor TV. Popular. Puro formal lang racing. Ito yung... Alam mo, yung tipong mapalitan mo lang ng tambucho yung sasakyan mo. Uwi ba lang yung tunog ng sasakyan mo, racer ka na. Malalagyan mo lang ng sticker yung stock mong sasakyan ng sticker ng JDM. Eh, feeling mo, formado na yung sasakyan mo. Mayor, love you. Maraming salamat. Saan ka na? Nalita ka pa? Late ka ng 1 minute. Late ako ng 1 minute? Oo nga no! What's up, my man? Oh, my man! Sino kasama mo? Yung bunso ko anak, ayun. Sinundo ko sa school niya. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Yo, my man, si my man, eh, isa nang tatay, diba? Oo, oh, tama. Dalawang babae. Pero single yan? Oo, oh, pero single ako. At? Ready to mingle. joke lang. Naimbitahan tayo ng kaibigan natin na kumain dito sa kanyang restaurant. Ito yung ginagawa niya palagi bro sa atin na restaurant niya na siya nga yung nagmamayari. Ayun siya oh. Hi bro. Tinawag ka pa rin sa Malolos. Taga dito naman talaga ako eh. Hindi, ang dalas ng biyahe mo eh. Napapanood ko yung mga ano. Pero hindi naman all the time yun nasa biyahe. Mahabang biyahe lang tapos napapanood lang na parang bumabiyahe lang ako. Pero nandito na ako. Hi, hello po sir. Picture tayo. Tara po. Hindi ka sama. Tara. Bali ako. Okay, halik ako. Ako isa ka rin eh. Thank you. Alright, sige. Bibigyan natin sila ng sticker. Akala ko nakalimutan ko yung sticker ko. Actually, yung sticker ko na pang motovlogging, inuubos ko namin. Merong lalabas na sticker na about ano na. Camping. So ito, itong sticker na to, ito ang pinaka last na mga stickers ko sa pagbumotor. Pag naubos to, iba na yung sticker na ipagbibigay ko sa inyo. Ayan, okay na yan. Thank you so much. Ayan, konti na lang, maubos na to. Bossing, thank you ha. Opo, maraming salamat din. Deliver muna. Oh, sige. Oh man! Nagkasama-sama na mga minito yung mga adik sa camping. Ngayon bro, sinabi ko sa kanila na ikaw nga ay, kung hindi, maliban sa pagbablog mo, ay ikaw talaga isang lehitimong chef. Meron akong tanong bro. Ano bro? Ano ang Tagalog ng chef? Cut natin yan, nakakabandan. Kusinero. Kusinero? Oo, ganun yun. Okay, sabihin ko na ako kusinero. Oo. Ang Tagalog. Ang Tagalog ng chef ay kusinero. Ngayon, si Bancada, meron siyang isang restaurant na nag-exist dito sa Malolos, Bulacan. Kita nyo naman, kakabukas pa lang, nagdadagsaan na ganyan yung tao. So, ganun kakilala at ganun ka-established itong restaurant ng ating kaibigan si Bancada. Ngayon bro, meron akong tanong sa'yo. Since na tumakas ka lang sa loob, pero kanina nakita natin si Bancada kung gano'n siya ka-hands-on sa mga customers ba ang tawag doon? Customers ng kanilang restaurant. Nakakatuwa na pati ang iyong asawa bro, nakita ko kung gano'n siya katindi sa pagano ng customer service. As in talagang hands-on. Alam mo, parang mga hindi may-ari eh. Parang aligaga sila. Diba aligaga? Kailangan hands-on ka. Pag nagsisimula ka lalo. So ito ang restaurant na to, ay isa lang to sa kainan na meron sila. Itong pamilya nila Project, si Juan Cada. Aminin ko dalawang beses na ako kumain dito. Nung isang araw at saka ngayon.
Hindi yung mga favorite ko. Yung kare-kare na may crispy bagnet, si caldereta. At ito yung pinagmamalaki ni Bancada. Itong chicken inasal. Nag-start to ng November 8, 2017. Tapos hanggang ngayon. Na kung saan itong Jello's Buffet na to ay nagbubukas na alas 11 hanggang alas 9 ng gabi? Alas 9 ng gabi. Alas 9 ng gabi. Yung isa is yung lugawan. Pag sinabing lugaw, Nita's Kusina, yung pinunta natin dati nung unang beses namin magkita ni Bancada sa personal na puntahan natin. Subukan niyo po kumain dito sa amin sa Jello's Buffet. Located po ito sa Blas Opley Road, Barangay Bulian. Ang landmark po namin ay gas station. Sa halagang 229, makakain na po kayo ng 28 minutes. Sa loob po ng isang oras at kalahati. Yun po yung ating eating time. Uy! Ganda! Android! Pwede ka mag-YouTube dyan, pwede ka mag-ano. Talaga ba? Oo. Ah, ano pala ito? Android smart na ano? Parang smart stereo na pwede saka, mong... Akala ko, manual siya pero matic pala siya. Okay, tuloy na tayo. Naalala niyo si Kuya Berto? Yung isa sa mga angler nung nag-agno tayo, di ba bro? No? Ano yun, di ba? Pinsan mo siya? Yeah. Iiwan natin si Watod dito sa kanya. Mamaya ko na-explain sa inyo kung ano ang gagawin dito kay Watod. Bro, dito ako naliligo nung araw. Ayan yung bahay namin. Sabi, ayan, yung kanto na ipapasok ka doon sa gilid. Pila hips. Nung bata ako bro, rough road to. Oo. Ngayon medyo rough na lang. Medyo rough na lang. Ito yung mga ginagawa niya mga truck? Oo bro. Oh my god. Yan yung ginagawa ni Bear. Unti-unti. At least ngayon meron na talaga ng hahawak kay Watod pagdating sa maintenance. Kasi dati pa iba-iba ang humahawak kay Watod eh. Pero ito, pinsan ni Bancada. Siyempre, kanino pa ba natin ipagkakatiwala yung ating camper van? Eh di kay Kuya Berto. Ito yung controller niya. Di ba nagpapahabol kapag nagpipishing ka? Oo nga eh, kailangan ko pa yung pang-engage saka yung pang-return. So pwede mong lagyan to ng ano? Tapos yun yung ipapahabol mo sa pain mo? Hindi, kumbaga ipanlalayo. Tapos pag may kumbagat, hilahin mo na lang papunta balik sa'yo? Paano malalaman may huli ka na? Hindi, pang-gitna lang, tuligil. Hindi pwede pang ano to, mawawala yan. 14 million. Ito yung bantam. Sa ko alagaan niya pag hihingi ako. Bro, ito pala bro yung bantam na tinatawag na manok. Na parang maliliit na mga tandang. Kaya pa, hindi ko alam kung paano ko huliin to. Sige nga, try. Pag nahuli ko. Sa'yo na. Sa akin ha? Huwi mo na. Ha? Okay lang, pwede lang ang expect sa alam mo kaya. Dato, pag nahuli daw niya. Sabi ni Pepe, pag nahuli daw niya, sa kanya na ba? Okay, gusto mo kong alin dyan. Eh, inipin! Ay! Oh! Hindi! Ah, okay. Hindi nagkaan yung mabait. Tama ba rin ang buli? Kaso ako kung hindi mabait. Ayoko? Oh, kita mo. Ano kaya kung ganito yung dali nating ano, no? Sa camping? Sa camping. Wala mag-iingay. Daro ako na nga pala yung ano-ano. Yung camper truck. Oh, ano? Ano tawag yan? Wing van? Wing van. Wing van? Ang tindi ng mga ginagawa mo. So hindi ka nagjo-joke na gagawing parang tulugan to? Itong wing van? Yung condition ni Watod natin, maayos yan. May mga minor lang talaga. Na yun nga, yung butas dito sa likod ng headlights, eh kailangan lang bro na matakpan. Tapos, yun nga, para sa kapalatagan din ng ating kalooban, kasi babiyahin na naman tayo. Yung parang, siguro, check mo lang ng ano. Tapos yun nga, wala naman akong balak na may ipagawa kasi ito si Bancada. Kasi may mga nagtatanong sa akin bro na kapag bumubiyahe saka naliligo, diba? Hindi nang nagarap talo sa oo saka si CR mahirap sagutin, diba? Pero ang totoo, maraming namang CR sa gasolinahan, maraming yung ang challenge is yung kasan talaga maliligo. So aminado talaga tayo kahit sinong nagka-camper van na talagang Nagba-van life, eh umaabot yan sa minsan sa dalawang araw hindi ka nakakaligo. Puro baby wipes ang pupunas mo sa tawad mo. Yun nga mga first timer at mga kabangada, yun ang unang sinasabi sa amin pagka, mga nagba-van life, hindi naliligo yan. Yun ang akala nila. Mm-hmm. Pero ako, ilang beses na po ako nakapaligo puro sa gas station at isang beses na nakaligo ako sa Jollibee. Seryoso ba? Oo bro. Kaya gusto ko lang i-challenge dun. As in buong katawan mo na naligo? Naligo talaga ako dun. Hindi ko sasabihin yung branch.
Baka malamang magalit yung manager yung staff na sinabihin ko. Pero, gagawa natin ang solusyon ngayon yan. Kasi, actually, nung huling biyahe pa namin ni Bancada, napag-uusapan na namin na magpapalagay kami sa van niya, tsaka ako ng tangke ng tubig. Naghanap ako sa online. Akala ko, yung mga tipong mga 4,000 lang, 5,000 lang. Ayun, nakita ko yung presyo. As in, gigil ako nung naghanap bro sa marketplace, mga ganyan-ganyan. Talagang, sabi ko, paglalaanan ko ng time to para maghanap. Oh, parang overlanding eh. Oh, parang ganyan eh. Ito yung kinakaadikan natin, di ba? Yung mga add-ons. Pag-check ko. Magkano? Pinakababa, 42,000. Tapos yung pinakamahal, nasa 60,000 plus. Ah, yung ano yan, yung branded yun. Ayoko na sana, eh, kasi itong pinsan mo, may paandar. Oh. Papalagyan natin siya dito. Kaya ni Berto yan. Ng water tank dito. Bro, pwede yung ano dun ba? Yung oxygen tank? Oxygen tank? Oo, ano ba yung? Oo, kasi dilit lang. Malaki nun. Uy, maliit lang. Baka lumundo na. Maliit lang lalagay. Saka kagandahan ng rock. Mga nakaabang. Eh, dun magaling si Berto sa mga ano eh. Lalo ganyan, meron niyang tutornilyohan na. Kaya kailagyan ng brace. So, bro Berto, anong sa tingin mong ano? Ano yung naiisip po? Saan, PVC. PVC? PVC na pang industrial, pang building, mga malalaki. Malalaki. Yung kulay puti? Puti. Ay, may takip na tatakpan magkabilang dulo, de Roscas. Parang may nakita na akong may ganyan. Ganyan yung ginawa. Kasi binitara lang ng block. Oo. Nakakita na kasi ako ng ganun. Ano bro, susukatin mo to? Oo. Hanggang dito. Kabilaan. Para pumantay din, kasi si Waton, hindi lang napapansin ng lahat. Ako lang din naman ang nakapansin. Medyo yung bigat niya lahat is nasa kanan. Pakanan. Kasi nasa kanan, yung tangke ng gasolina. Nasa kanan din yung lamesa. Nasa kanan din yung bluetti. Ito pa, sa kanan din. So kailangan natin ng pang counter na bigat para medyo pumantay. Kunti lang naman. Papalagyan natin dito ng tubig. Papalagyan natin ng tangke ng tubig dyan. Ang purpose nun is para makaligo ako araw-araw bago matulog. Manado na ako, manado talagang. Talagang tinatawid na lang yan ng mga baby wipes, mga ganyan. Pupunas para maging fresh ka bago matulog. Umaabot talaga sa point na natutulog na amoy pawis. Kasi ganun talaga. Pero mabango yan sa loob. Hindi ako ipawis yan. Ako lang. May mga freshener naman yan sa loob. So yan ang ipaproject natin dito. Iiwan natin dito si Watod kay Kuya Berto. Ipapacheck lang natin. And then yun yung pinaka-major na project sa kanya. Na magkaroon tayo ng portable na water tank dito sa kanan. Na siguro i-mount dito yan sa mga paa ng slim rack natin na ng SR. And then lalagyan yun ng hose. Para dito, pwedeng makaligo. Pag naubos, edi pag may nakita tayong tubigan or saan tayo pwede makakuha ng tubig, magre-refill tayo. At least makakasigurado tayo na meron tayong ligo bago matulog at panghugas ng paa bago umakyat sa loob ng ating camper van. PPI! Ayun, PPR! PPR pala. Makapal siya, makapal? Oo. Tapos yung kukuha natin yung 6 inches bro. Round. Ay, laki na ng... Pang-building talaga. Oo, malaki na ano natin. Magaan pa. Mas malaki pa yung ma-load natin na tubig. Pero ano, Roberto, ano? Tawag dito. Yung position nun, di ba? Kapag pinuklat ko yung roof tent, dapat nasa ilalim siya ng roof tent. Pwede, oo. Baka pag umakyat dito, di ba? Pag dito yung bukas ko eh, ng roof tent eh. So parang pag pantay ng ganun, sakto-sakto lang din siya sa ilalim lang. Ganda nun. Alam mo, naisip ko. Bakit? Pag nakabukas na yung rooftop tent mo, tapos meron kang shower curtain na ganun, ay, oo! Sa loob ka maliligo. Oo nga, no? Pwede mong lagyan ng ano yun eh. Kurtina? Oo. Ang laki na. Kung ano yung ilalim nito, pagbukas mo, yun yung shower room mo.